offloading o pagbigay ng koneksyon ng kuryente sa dami ng sabay-sabay na nakasaksak. Yan daw ang nangungunang sanhi ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Madalas din daw ang sunog kapag panahon ng tag-init dahil sa mga gamit na 24 oras nang hindi pinapatay. My report, si Cara David. Sa isang barong-barong sa Quezon City nakatira si Aling Josie. Simple lang ang mga kagamitan niya sa bahay. May TV, refrigerator, electric fan at ilaw. Pero ang bill niya sa kuryente? Ang bill po ninyo ay 9,337. Paano po nagkaganon? Kasi po, meron kaming mga kapitbahay na gusto rin magkaroon ng ilaw. Ngayon po, siyempre, pusong Pilipino po tayo at nakikita natin na wala silang ilaw. Binibigyan ko po. Sa labas ng bahay ni Aling Josie, nakahilera ang maliliit na kontador. Konektado ito sa kontador na binabayaran niya sa Meralco. Ilan pong kapitbahay ninyo ang nakikishare po sa kontador niyo? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 po. 13? Opo. Hindi po ba baka delikado mag-overload po yan? Hindi naman po kasi ang mga binigyan ko naman po yung appliances nila is ilaw, TV at saka electric fan. Ayon sa Meralco, hindi illegal ang ginagawa ni Aling Josie kasi nagbabayad naman sila ng kuryente. Pero delikado raw ito dahil posible itong pagmula ng overloading na numero unong sanhi ng sunog. Ang overloading ay nangyayari kapag hindi na kaya ng kapasidad ng kuryente ang dami ng mga kagamitang nakasaksak ng sabay-sabay. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, sa halos 16,000 sunog noong 2014, mahigit 4,000 ay dulot ng koneksyon ng kuryente. Mahigit 1,500 dahil naman sa naiwang kandila o gasera at mahigit 1,300 dulot ng upos ng sigarilyo. Karamihan sa mga sunog na dulot ng overloading nangyayari raw sa mga komunidad ng informal settlers kung saan sala sa labat ang kawad ng kuryente. Madalas rin daw mangyari ang sunog kapag panahon ng tag-init, 24 oras kasing nakasaksak ang ilang kagamitan sa bahay. Hindi pa rin natin control yung iba rin ng mga ginagamit nila. May mga appliances din ang mga yan. May mga TV, may electric fan na kung saan 24 hours kasi mainit. Di ba? So, dapat nito itinatanggal natin. Naaabuso kasi. Cara David, GMA News.